Hello! Welcome back ulit guys sa ating channel at ngayon po ay mag-update tayong muli sa mga stocks. And by the way, don't forget guys to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo mananotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan. And then pwede nyo po ako i-follow guys sa ating Facebook page, Stock Play. Okay, ayan guys, ano? Stock Play. Tapos, sa Investagrams. Oh, ayan, ano? Stock Play, guys. Tapos, meron na tayong 1.89 followers sa Investa. Ayan. Let's start. And syempre, unahin natin sino ba? Si PHA. PHA, tapos punta tayo sa weekly chart. So sa weekly chart guys, as we see, ang support natin dito is nasaan? Okay, mag-update tayo. For now, bearish guys, di ba? So siya ay nag-create ulit ng lower low. Okay, for now, wala eh. Okay, wala tayong magagawa sa part na to, no? Talagang bearish. Bloodbath guys, ano? And based dito sa ano natin, sa higher time frame, it's either sa weekly or sa monthly chart. Okay, talagang makikita natin kung saan yung bottom na to. Ayan, no? So based dito guys, okay, possible is malaglag pa to dito sa point 2. Pero ano po natin yan, ano? It doesn't guarantee na talagang pupunta dun yan, ano? Pero, may possibility, guys. And for PHA, ano? Dahil based dito sa kanyang bigger or higher time frame, guys, yun talaga yung bottom niya. O, diba? So, at least sa point 2. Ayan. Point 2, guys. And kung mag-add pa tayo dyan ng support, so pinakamalapit is dito. Ayan, sa 0.25 to 0.26. And so far, medyo malapit na. Ah, diba? And sa RSI natin sa monthly chart, so based dito, okay, so nagdi-dip siya, okay, around here. Okay, para meron lang tayo idea, no? So, ang bottom niya is dito sa 36.8. And right now is wala pa dun si PHA, guys. Ayan, kaya medyo abang-abang lang tayo sa part na to. Abang-abang lang tayo for PHA, yun. No? Tapos, next natin is PHA. Tapos, MRC. Ayan. So, dito kay MRC, guys. Okay. So, rejected siya, no? Diba? Sa monthly chart. Rejected. And silipin natin sa weekly chart para mas okay. So, since nung nag-breakout dito, wala. O, diba? Fake breakout. Ang nangyari dito kay MRC, tapos nag-close ulit dun sa may baba ng ating trend line. So in short, still valid pa rin tong sinasabi natin na trend line dito, no? Since March 2021, we have here 1, 2, 3, and possible dito 4. Ayan. So tignan natin, ano? And sa part kasi na to is medyo, kumbaga, medyo alanganin pa kung bibili kayo kay MRC. So, bakit natin nasabi? Same with PHA. Based po dito sa higher time frame natin. So, siya ay nagdi-dip as low as 0.11, guys. Diba? 0.11 to 0.16.
0.07. Ayan, pero mas valid guys yung si 0.11, ano? Oh, ayan. So base po ito sa ano natin. Sa higher time frame, ano? Sa weekly and sa monthly chart. And kung bibili ka, maybe possible maipit ka pa. As of now. Ayan. So yan po yung galawan talaga ni MRC. At yun nga, no? May confirmation tayo na still possible pa rin na malaglag. Kasi nga, fake breakout ang nangyari, no? For MRC. And so tignan natin. And syempre, palagi natin itong ina-update, no? Si PHA and as well si MRC. Ayan. Tapos yung next natin is eto, MWC. Okay. So siguro i-check muna natin sa monthly chart to. Ayan. So sa monthly chart. So dati kasi nag-bottom siya rito nung COVID crash. O diba? Na-hit niya si ano ba to? Si 5. Si 5 guys. And pagka nag-backtrack tayo dyan, may sa monthly chart. Eto siya. Si 6. Si 6 ang naging ano natin dito, no? Ang naging, kumbaga, support. Ayan. Sa all-time low, ano? Ayan. So, right now, ang pinakamalapit na support natin dito sa higher time frame is, so, saan pwede? Okay, balik tayo sa weekly chart. So, dito sa weekly chart, i-track natin ang konti. Maybe dito or saan pwede. Ilapit pa natin ang konti. Dito pwede yun. So, saan yun? Okay, possible dito guys sa 12. Sa 12.8 guys. Tama ba? Okay, malapit nga dun sa 12.8. Oh, ayan. So, tingnan natin, no? Tapos oversold na ba? Okay, malapit na rin to mag-oversold, guys. Ayan. Tingnan natin. Tapos, okay, ano ba next natin? TBGI siguro. Ayan. So, 8 minutes pa lang. Medyo mabilis tayo ngayon, ano? TBGI. Okay, so umuulan ulit. Umuulan. TBGI. For TBGI, guys. Okay, sa monthly chart tayo tumingin. So, dito looks bearish. And sa part na to sa monthly chart, ano? So, siya ay nasa support na. Support. Okay, around here. Okay, sa 0.23 malapit, ano? Support for TBGI. And hindi pa siya oversold eh. Ayan. Tapos silipin natin sa weekly chart. So sa weekly chart, malapit na siyang mag-oversold dito. Ayan. So just in case na siya ay hindi mag-hold dyan, so may sinabi natin na pinakamalapit na support for TBGI. So saan tayo pwedeng malaglag? Okay, possible dito. So saan yan? Sa point 20? Or sabihin na natin sa point 21, ano? Possible. Dito guys, point 21. Okay, sa part na to. 0.21. Okay, so 9 minutes. Let's go, let's go. Next natin is PCOR. Petron Corporation, guys. Okay, silipin natin ito. PCOR. Okay, so right now is
Hindi na po ito nag-hold sa may support niya, no? Ayan. So, based dito, so right now is, okay, ano ba pwede nating makita rito? Oversold na siya eh. Diba? Okay, sa weekly, pero sa monthly is hindi pa. So, at least, ang possible play natin dito, if ever guys na siya ay malalaglag pa, no, or bubuhusan pa tong si monthly chart, so based dito sa monthly chart kasi, still possible to na mag-revisit dito sa oversold area. Okay? So, ang pinipinpoint po natin dito, possible magkaroon to ng bullish divergence. Ano? So, just in case, ang medyo mababaw is dito guys, sa DOS. Pero mas safe guys na pumasok kung siya ay magpipiso. Ano, diba? And based dito sa ating nakitang pattern before. Okay. So, this is wait lang. Okay, ano to eh? Triangle pattern, diba? Descending triangle pattern. So, sinukat na natin yan before. Yung height ng triangle. So, yun po yung magiging target natin. Ayan na. And sa part na to, possible na possible kasi malapit dun. Oh. Yung dulo ng ating target price. Ayan, sa piso. No? 0.99. And kung titignan natin, pwede. No? Ayan, kasi noong 2000 something, ano ba to? 2001, dun po siya nag-bottom before siya ay mag-rally. So, ilang percent yun? Okay, from here, tapos hanggang dito, sa ituktok, 1,600%. So, yun nga lang, medyo matagal siya naka-recover, ano? Okay, from 2002 to 2011. Ayan. So, yun yung peak niya. Diba? Pero still possible nga na ganun ang mangyari dito. Tapos, tignan nga natin. Meron pa tayong trend line dito. So, just in case lang na meron tayong makita, eh, di mas mainam, ano? Diba? So, dito, okay, so medyo malalim pa nga dito sa part na to eh. O, diba? Negative. So, sa tingin ko, mahirap dito mapunta. Diba? And, ang pinaka-ideal kasi is eto nga yung target natin malapit sa piso. Much better, ano? Ayan. Tapos, so, 13 minutes na tayo, picker. So, goods lang. MM. For MM, guys, ala, bearish. Bearish na bearish. Okay, sa monthly chart. So, sa weekly chart, bottom na rin tayo dito. Pero, di pa siya oversold, guys. Di pa siya oversold. Tapos, pag sinilip natin to, okay, around here sa 1.2. Yun lang, ano? Lower lows, lower highs. Since nung siya ay nag-peak dito noong 2021. Ayan, so bearish na bearish pa rin to, guys. Okay, for now, kay MM, we have to wait, guys. Ayan. We need to be patient. Bago pumasok dito kay MM, ano? Wala pa to sa hulog. May ibabagsak pa yan. Green. Okay, for green. So, right now, malapit to sa may support. Ayan, sa 1.5. And yung natin dito, next support is nasa 1.35 na. Then, silipin natin dito. Di pa naman siya oversold sa weekly chart.
Then, pwede nating silipin to sa monthly chart. Ano? So, sa monthly chart, same target lang, ano? So, just in case na hindi po siya, ano dito, mag-hold sa may current support niya. Ayan, sa 1.5. Okay, so same lang. Support. Doon. Tapos yung resistance, medyo malayo pa. Nasa 1.8586. Ayan. Tapos pwede tayong mag-add. Okay, balik tayo sa weekly. Tapos pwede tayong mag-add dyan kasi. Okay. So, pag nag-add tayo, possible ito. Dito guys, malapit sa 1 point, ano ba yun? 0.7. 1.7 guys, pwede doon, ano? Ayan. Next natin is green. Or home pala. Okay, tapos na si green. Okay, so last na to. Last. Home. Bearish. Laglag guys si home. Ala. Hindi nag-hold sa may 4, no? Tapos, ayun na. Bearish na bearish, ano? Since ano to? August. Okay. So, right now, ang nakikita natin dito is oversold na siya. And tignan natin kung magpe-play out ba si bullish divergence dito sa weekly chart, ano? Kasi we have here lower low, tapos RSI we have here higher low, di ba? Low tas higher low. Pero ano pa yan, kumbaga we need a confirmation, ano? Okay, sa monthly chart oversold na rin to. Depressed na to, guys. Ayun, no? Oversold na rin sa monthly as well sa weekly, tapos sa daily, i-check natin. Oversold na rin. O, diba? Tapos, sa 4-hour chart siguro, silipin natin. Oversold na rin. Goods na goods, ano? So, yun nga lang, pwede pa mag-dip yan. Yun lang. Okay. So, I think tapos na po tayo, guys, sa ating update. See you po sa next video. Bye-bye!